Magandang araw sa inyong lahat mga ka-teach mula Luzon, Visayas at Mindanao, lalo na sa mga kasama natin na masugid na tagapagsubaybay dito sa simple lecture natin mga ka-teach about treasure hunting. Ngayon, ang content na ito, pinamagatan ko pala ang Japanese treasure, The Monkey Sign and the Cave, BIP-29. Bakit ko itong natawag na BIP-29 mga ka-teach? Dahil isang kasamahan or kasamahan ko nakakilala, ako mismo ang nag-picture sa area na yan at ako mismo rin ang nag-reading. Ngayon, sana sundan ninyo ang mga simple lecture natin nang sa ganoon makuhanan ninyo ng idea ang mga simple reading ko mga ka-teach. At bago natin umpisan ang lahat, sana huwag makalimot mag-subscribe dito sa YouTube channel kong Codereader MMS. Dito lang mga madam at mga sir, paki-subscribe lang po. Maraming salamat sa inyong lahat. At ganoon din dito sa Facebook page kong Codereader Official. Dito lang po ulit mga ka-teach, mag-like and follow. Ngayon, umabot na tayo ng 3,000 mahigit subscriber mga ka-teach. Napakaganda at patuloy ang pag-angat natin. Uulitin ko sa inyong lahat, maraming salamat sa lahat ng sumuporta sa simple lecture natin mga ka-teach, lalo na dito sa channel natin na tungkol sa pag-guide ng paano ang tamang pamamaraan sa pag-treasure hunting mga ka-teach. Uulitin ko ulit, maraming salamat sa inyong lahat. At bago natin umpisan ito mga ka-teach, mag-intro muna tayo. Let's do this! Okay, ito na mga madam at mga sir, lalo na sa mga kasama natin na masugid na tagapagsubaybay sa mga simple content at lecture natin mga ka-teach, sabayan nyo na. Ganito yan, ang grupo na to taga Mindanao, nakuhanan ko to ng picture by actual dahil in-invite ako ni sir sa area niya at may video dito mga ka-teach. Ngayon, kung sakaling may ganito kayong mga signs sa area ninyo mga ka-teach, ang simbolong ito or sign or marker na sadyang ginawa ng mga Japanese Imperial Army noong World War II. Ang ganitong mga simbol mga ka-teach, nagre-replica ito ng may cave ang area or cueva. Ngayon, sa madaling salita, ang mga ganitong plastada na para siyang ulo, ayan siya. Pag i-side view mo mga ka-teach, ito yung sarapan. Pag i-side view mo, ayan, para talaga siyang ulo ng onggoy. Bantayan agad din yung mga ka-teach ang mukha kung saan nakaharap. Pero base sa lodlock position ng pagkagawa niya, nakatingala. Ibig sabihin, nakaharap ang mukha sa pataas na area. Ngayon, bantayan agad ninyo kung ang tinignan ng mukha may mataas ba na area tulad ng mga bangil na paakyat or papunta na sa bundok ganyan. Pero medyo distansya palagi ang mga ka-teach kasi ang mga ganitong style nakakita na rin ako sa by actual sa ang area yon dito sa Luzon mga ka-teach. Ngayon yung area na yon may live pointer na noong World War II, may mga hapon na gumagawa doon sa parang pangpang o bangil. Noong kalaunan, tapos na ang digmaan, parang minaliwala na lang nila ang lahat. Pero sa kasalukuyan na panahon, tulad natin na ngayon, na marami nang nag-treasure, kaya napunta ako doon sa area na yun, dahil in-invite nila ako. Parang ganito din ang plastada ng sign na ito sa kaibigan ko at saka sa sign na napuntahan ko sa Luzon area. Ganun pa man, ang ganitong disenyo base sa sinabi sa akin ng mentor ko,
may cave ang area ninyo kung sakaling may ganito kayong sign. Diretso sa mga panintruhan sa area kung saan ang target na direct under ang paghukay nito mga katiits. Tutumbukin lang kung saan siya nakatingin at direct under. Ang pinakamagandang gawin nito kung sakaling may mga locator kayo o detector, pero hindi to ng detector, medyo malalim-lalim to mga katiits, aabot to ng 36 feet pa down sa ilalim. Pero kung saan siya nakatingin, yun ang pinaka-entrada ng pinaka-tunnel. Ngayon, may video dito mga katiits, may video papanoorin natin at ito yun. Bali, nasa gitna pala ito ng sapa na nagway mga katiits. Sa harapan niya, may... Ayan siya, oh. Ayan yung pinaka-side view niya. Pag iharap, yan ang pinakamukha niya mga katiits. May mata na palubog at may nguso. Ito yung mata na palubog niya. Ayan. Ngayon, kung saan nakaharap siya, may sapa din niya, may sapa din yan sa harapan, sa kabilang side. Bali, itong nasa harapan nito, isang sapa kung saan siya nakapwisto, at may center island sa kabilang side din, may isang sapa, parang nagawa yung sapa dyan pero maliit lang. Pero nakatingala siya kung saan ang tinitignan niya paakyat na area sa kabilang side. Tatawid ka pa ng isang sapa na maliit. Possible target mga katiits nandun sa paakyat na area, dahil yun ang sinabi ng mentor ko, at may box pa na paguhit sa gilid. Mga supporting sign ito eh, na may deposit sinalpak sa gilid ng cave. Ayan oh. Nag-glitter si pangdat. Ayan. Napakaganda mga katis, at may history din ang area. Madalas pag mga ganito, may history talaga ang area mga katis. Gumagawa sila ng mga symbol na tulad ng sign na ito na parang mukha ng unggoy, para i-re-replica nila, ipapahiwatig nila na may cave ang area. Kaya kung sakaling maka-encounter kayo sa ganitong sign, positive ang area ninyo mga katiits. Ganun pa man, ang bilin sa akin ng mentor ko, may bomba na kakibat ang trap sa cave kung saan may deposito. Ayan siya mga katiits. Tinawid ko sa kabilang side. Ayan yung kabilang sapa na maliit din. Ayan yung area na paakyat. Diyan nakatingin ang maliit lang din na area. Hindi aabot yan ng mga 30 feet. Kung kukunan natin ang elevation dito sa baba, papuntang taas, ipantay natin. Mga 30 feet lang yan. Diyan nakatingin ang mukha ng unggoy. Ayan. Kabilang side. Ayun siya oh. Ayun. Napaka-cute niya mga katiits. Ayan siya. Kaya possible target talaga, may target talaga sa area. At napakaganda ng history sa area na yan. May dating kampo ng hapon. Hindi magkalayo dyan sa marka na yan. Hindi abot ng 100 meters, may kampo ng hapon. Ayan yung sign na yan. Kaya... kung sakaling may ganyan ngayong plastada, yung sa isang area mga katiits, may sign pa dito sa gitna ng sapa. Oh. Ayan. Ayan o. Oh. X na parang style wall type na pagka-X. Ayan o. Oh. Kung saan ang isang dulo nakaturo talaga doon sa paakyat. Ayan. Magkatimbang ang sign yan mga katiits. Mayroon pa dito sa gilid yan. Ayan. Yung dulo ng kabilang side, papunta din yan doon sa ayan o, harapan doon sa may taas. Ayan, dyan sa taas na yan. Andyan, dyan ang target mga katiits. Ang katapat niyan, hindi pala kailangan ng metal detector dyan mga katiits. Dahil yung metal detector, ayan siya. At it sinuportahan pa siya ng mga sign. O. Supporting sign ito mga katiits. Ayan. Ayan. Hindi kailangan ng metal detector. Kasi medyo malalim-lalim yan. Nasa ilalim na... kung maghukay na, pang ilalim na lang ang metal detector. Ang kailangan nito, mga long range locator na accurate mga katiits, na magtuturo talaga
kung matutumbok ba ang target. Yan lang ang kailangan pag may ganito kayong mga signs sa area ninyo. Ayan mga ka-teach. Kaya ulitin-ulit, maraming salamat sa inyo mga ka-teach. Sana may nakuha kayong mga simpleng idea nang sa ganun may apply ninyo sa area ninyo kung may ganito kayong sign. Ulitin-ulit, maraming salamat and God bless. Mabuhay tayong lahat mga ka-teach.